isang mapagpalang araw, mga kapatid. This is Brother Dino, bringing you some words for the journey. Our Gospel for this Sunday is Mark chapter 14, verses 12 to 16, verses 22 to 26. Kung mapapansin ninyo sa mga simbahan, may makita kayo doon na isang maliit na kahon na parang refrigerator na kadalasan ang kulay ay ginto o pilang. At maaari ito'y napapalibutan ng mga bulakda, mga imahin, o ng mga kanilya. Itong kahon na ito ay kadalasan nasa gitna ng mga simbahan. At ito ay iluluhuran at iluyukuan ng mga tao. Halo na sa tuwing minisa o sa mga sakramento. Ang tawag sa kahon na ito ay tabernakulo o tabernakel. Ito ang pinakamahalagang bagay sa loob ng simbahan. Dahil ito ay isang treasure chest. At ang treasure na nakatago rito ay ang banal na Eukaristiya, ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang daluyan at rurok ng ating buhay bilang mga Kristiyano, the source and summit of our Christian life. Ito ang lakas ng ating simbahan, at ito ang tinapay na nagbibigay buhay na pumapawi sa gutom ng ating mga puso at kaluluwa. Pero, paano nagiging katawan na dugo ang tinapay na alam? Bakit natin siya tinatawag na katawan dugo? May mga magsasabi na hindi raw totoo ang mga bagay na ito, na parang inuutulan tayo ng simbahan at hindi naman daw si Jesus ang ating tinatanda. Halina at imahimayin natin ang sakramento ng Banal na Eukaristiya. Ang sakramento na ito ay tinatag mismo ni Jesus sa kanyang huling hapunan, kasama ng kanyang mga alagad. Tinatag ni Jesus sa sakramentong ito upang magsilbing tanda ng kanyang wagas at walang hanggang pag-ibig. Mag-ibig ang siyang dahilan sa pagkakatatag ng sakramentong ito. Ito ang siyang papatunay sa patuloy at umaalab na pagmamahal ni Jesus sa mundo. Habang sila nga sa hapunan, dinampot niya ang tinapay at sinabi sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking katawan." Pagkatapos, kinuha niya ang kalis na may alak at sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Ito ang kalis ng aking dugo." Malinaw ang pagkakasabi dito ni Jesus. Dukoy niya ang tinapay at alak bilang kanyang katawan at dugo. Sa pagkasabi niya ng mga salitang iyon, ang tinapay at alak ay naging kanyang katawan at dugo. Ito ay tinatawag na transubstantiation. Ano ibig sabihin ito? Oo, mukha siyang tinapay. Oo, mukha siyang alak. Lasa siyang tinapay, lasang alak siya. Pero iba na ang kanilang tunay na anyo o substance. Dahil ito na ay si Jesus. Nasa anyo ang tinapay ang alak. Ito ay si Jesus na nakatago sa tinapay ang alak. At ito ay si Jesus talaga, buo-buo, walang labis, walang ilang. Ito ang nangyayari sa banal na misa tuwing sinasabi ng pari ang mga salita ni Jesus. Nagiging katawan at dugo ang tinapay at alak. At ito ay isang himala mula sa ating Diyos na pinaparadam sa atin tuwing tayo ay nagsisimba. May kapangyarihan ng mga salatang ito, Jesus, naging buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa ating mga mata, tinapay at alak lamang ang ating nakikita. Pero kung titignan natin ito na may pananampalataya, ito ay si Jesus. At saka isa pa, hindi naman sinabi ni Jesus na ito ang kumakatawan sa aking katawan, ito ang kumakatawan sa aking dugo. Hindi ito ang mga simbolo, sapagkat ito ay si Jesus, na katawan at dugo niya ay buhay na buhay sa tinapay at alak na ating tinatanggap sa banal na misa. Kaya sa tuwing tayo tumatanggap ng banal na komunyon, si Jesus ay pumapasok sa atin at tayo ay nakikipag-isa sa Kanya. Kaya nga, banal na komunyon ang isa sa mga tawag sa Eukaristiya dahil dito tayo nakikipag-isa kay Jesus na nasa anyo ng tinapay at alak. Kapag tinatanggap natin si Jesus sa Eukaristiya,
tayo ay nabibigyan ng lakas at sigla at nailalayo tayo sa mga tukso ng kasamaan. Kapag lagi tayo nagsisimba at tumatanggap ng banal na kumunyon, tayo ay mas napapalapit sa langit. Ganun na lamang ang pagmamahal ni Jesus sa atin na inialay niya ng kanyang buong sarili, ang kanyang katawan, dugo para sa ating kaligtasan. Ang banal na Eukaristiya ay ang buhay na pag-ibig ni Jesus. Ang banal na Eukaristiya ay ang pabaon ni Jesus sa atin, pabaon sa ating paglalakbay dito sa mundo. Ang banal na Eukaristiya ay ang ating daan patungo sa langit. Jesus, salamat po dahil lagi ka namin nakakasama sa banal na Eukaristiya. Kami naniniwala na ikaw ay naririyan sa ating hindi. Tinatanggap ka namin ang buong puso at ng may kababaan po. Huwag mong pahintulog na kami ay mawalay sa iyo. Amen. This is our thoughts for today. May God bless you.